Okay guys, so welcome back to my vlog and it's me, Jennifer Babasa. Ayan. So sa lahat po ng hindi pa po nagsusubscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe na po. And of course, i-click niyo na rin po ang notification bell. Ayan. Ayan. But anyway, mas maganda yung gusto ko, may mga mali-mali ako dito. Ika nga eh, nobody's perfect. Ayoko nang paulit-ulit na. Nakaka take 2, take 3, take 4. Ilan pa ba ang kailangan para ma-perfect ito? But anyway, hindi naman po mahalaga yon. So sa ngayon po, ituturo ko po sa inyo ang mga tips para po makapasa ang mga aplikante. Ayan. So, sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po ay isang marketing officer sa isang agency dyan po sa Pedro Hill. Ayan. So, sa mga gusto pong mag-apply abroad, i-PM nyo lamang po ako sa aking FB page. Ayan. So, sa Jen FB page. Ayan. Biglang nag-isip. Ayan. And of course, pwede rin po kayo mag-comment sa aking video na ito at tutulungan ko po kayo. So, sa lahat po ng gusto mag-apply abroad, PM nyo lang po ako. So, ang trabaho ko po ay isa po akong marketing officer. So, almost, ang karaniwan talaga na ginagawa ko is ako po yung nag-i-interview sa mga aplikanta. Aplikanta? Aplikante, ayan. Ako po ang nag-i-interview ng mga aplikante. Ako rin po ang nagpa-process. Depende kung ano po yung pwede kong gawin po. Pero mostly, ang ginagawa ko, ako yung nag-i-interview. Ayan. So, ngayon, ituturo ko po sa inyo ang tips para po makapasa kayo sa pag-apply nyo, mapa-abroad or mapa dito lang sa Pilipinas. Okay? Anyway, bibigyan ko kayo ng mga tips. So, unang tip. Ang tip na ibibigay ko sa inyo at unang-unang tinitignan ko po sa isang aplikante or sa tinitignan ng mga interviewer, ayan. So, unang-una dito, kailangan ay be presentable. Ayan. Siyempre, kaming mga nag-i-interview or yung mga nag-i-interview, pagpasok nyo pa lang, tinitignan na agad kayo ng mga mag-i-interview sa inyo. Diba? Pagpasok pa lang, nakaupo ako sa isang table. Nakaupo sa table talaga. Nakaupo ako sa aking table, sa aking chair. Siyempre, lang naupo ako sa table, no? Uupo ako sa aking chair and of course, papasok si aplikante. Pagtingin na pagtingin pa lang, or pagpasok na pagpasok pa lang, tinitignan ko na agad yung kasuotan niya. Bakit? Unang-una, pagpasok mo pa lang, kung ikaw ay mag-a-apply na naka-spaghetti lang, lababs ang boobski, ayan, boobski, nag-a-apply ka, kailangan medyo presentable yung suot mo. Diba? Papasok ka sa akin, haharap ka sa akin, ganyan ka ng ganyan ang damit mo, ganyan kasi, ganyan ka ng ganyan. Asaan ang presentable yung tinatawag natin? Papasok ka sa akin, or papasok ka, or magpapainterview ka, naka-miniskirt ka ng halos isang dangkal na lang, ganyan ka ng ganyan, kinakausap kita, ganyan ka ng ganyan. Diba? Parang hindi ka presentable pag ganun. Diba? Minsan naman, may mga aplikante na darating na parang bumili lang ng suka, na nakachinelas, diba? Na ang damit, eh lukot-lukot, na akala mo namang hinahabol o hahabulin na sila ng plancha. Diba? So, kailangan, pag magpapa-interview ka, kailangan presentable ka sa suot mo, 'di ba? Mahirap naman na pupunta ka, magpapa-interview ka na hindi ka komportable sa suot mo, 'di ba? Simpleng polo at least with collar, at least maganda tayong tignan. Mas iba kasi ang dating ng nagpapa-interview na may collar yung suot mo, 'di ba? So, ganun lang naman ang kailangan, presentable talaga tayo sa ating, or presentable kayo kapag once na magpapa-interview kayo. Siyempre, once na papasok ka pa lang, kailangan, babati ka siyempre. Good morning, ma'am. Pagpasok pa lang ito, bati na agad. Points mo na yon. Good morning, ma'am. Okay, siyempre, papasukin ka. O, pasok. Okay, please, I mean. O, siyempre, huwag kang basta-basta.
uupo ng ganun. Ano ba yun? Siyempre, ano ka muna, hihintayin mong paupuin ka. Oh, pag sinabi ni ano ni interviewer mo na, okay, have a seat, tsaka ka lang uupo. Ang sasabihin mo is, thank you ma'am, or thank you sir, upo ka ng maayos. Kailangan ang upo niyo is talagang ganyan, diretso sa likod. Hindi po pwedeng ini-interview ka na pag ganyan ang upo mo, 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 o ganyan, o ganyan. Hindi ganun ang ini-interview. Kailangan, ganyan ang upo mo, ayan, di ba yung table, ayan ang mag-i-interview sa'yo. Ayan ang mag-i-interview sa'yo, di ba? Diretso yung katawan, gumanyan ka lang. Kuha mo, straight mo yung katawan, then pag ganyan. Habang kinakausap ka, pag ganyan ka. Gumanyan ka lang. Hindi mo kailangan gumanyan halo sa mag-i-interview sa'yo. Diba? Nakuha nyo ang ating tip number 1. Siyempre, meron tayong tip number 2. Ang be punctual. Ayan. Be punctual rather. Be punctual. Ito yung sinasabi natin na ano. Be on time, ika nga. So, siyempre, kung ang schedule mo or ang appointment mo is alas 7, siyempre, madaling araw pa lang, aalis ka na sa inyo. So, mostly, ang alas 7, hindi naman nagbubukas ang ganyang agency ng ganyang kaaga. So, karaniwan, alas 9 ang open ng mga agency. Gaya ng agency namin, alas 9 ang bukas nun. Okay? So, pag sinabi natin alas 9, at least 30 minutes before, nandoon ka na. Hindi pag sinabing alas 9 ang open ng store, o ng store tuloy, sinabing 9 ng umaga ang open ng agency, 9 ka na pupunta doon. Hindi ganun. Bakit? 9. At least 30 minutes, nandoon ka na sa agency. Bakit? Unang-una, makapag-relax ka. Kung nagugutom ka, makakakain ka sa ano. Relax ba? Kung ganun. Kung pupunta ka lang alas 9, oh, ikaw na tinawag. Wala ka pa. Diba? At least, pag nandun ka ng ano, medyo maaga ka, o kung sinabi, kagaya ng iba, kagaya ng sa akin, first come, first serve, ika nga kung tawagin. Siyempre, kung ikaw ang unang dumating, ikaw unang interviewin. At least, ikaw, relax ka. Hindi yung pupunta ka doon, ang interview ay alas 9, makakarating ka ng alas 10. O asan na yung mag-i-interview sa'yo? Wala na, di ba? Anong ginagawa mo? So, hindi reason, ang sasabi mo, ay ma'am, traffic eh. Ay ma'am, nasiraan yung sasakyan eh. Ay ma'am, ganito, ganyan eh. Ay ma'am, ganun. Hindi. Especially, kapag ka ito ay employer's interview. No? Pag employer's interview, ito ay kailangan, time is gold, ika nga sa kanila yan. Kaya kailangan, pag sinabing alas 9, alas 9. Okay? Okay. So, tip number 3, ayan, be confident. Ayan. So, syempre, gaya nga ng sabi ko, kailangan confident ka sa bawat pangyayari mo. Kung presentable ka, confident ka na kayang-kaya mong sagutin, ganyan ka. Parang, yes, ma'am. Ganyan ka. Ganun lang, confident ka, hindi yung nagpapahalata kang kinakabahan. So, karaniwan kasi sa mga nai-interview ko, hindi, good morning ko pa lang, or good afternoon pa lang, hello, ma'am. Nahalata namin eh. Kaming mga nag-i-interview, nahahalata namin kapag kakabado kayo. Okay? So, kailangan confident lang kayo. Kailangan, pagbago pa lang kayo pumasok ng agency, make sure na tanggal na lahat ng kabado nyo. Kasi once na kinabahan kayo, tandaan nyo, hindi kayo makakasagot sa kahit anong tanong ng mag-i-interview sa inyo. Mark my word, really. Okay? So, kailangan, make sure na talagang confident kayo, hindi kayo kinakabahan. Okay? And of course, so, ang ating tip number 4, be ready for the possible questions. Okay? So, syempre,
kayo, mag-a-apply kayo, di ba? Bago pa lang kayo pumunta sa agency or bukas ang interview nyo, ngayong gabi pa lang, mag-iisip na kayo, ano ang mga posible bang itanong sa akin na mag-i-interview? Ganun agad ang gawin nyo, isipin nyo. Siyempre, mag-a-apply ako ng ganitong posisyon. Siyempre, ganun din yung tanong doon. Alam nga namang, ano to, ano ba tawag doon sa dating, ano, nung araw? Nung araw talaga. Yung, who is your crush? Who is your love? What's your favorite color? No, hindi ganun. So, isipin nyo pa lang, gabi pa lang, isipin nyo pa lang, isipin nyo na agad kung anong posibleng itatanong sa inyo ng mag-i-interview sa inyo. Okay? And of course, tip number 5, syempre, iisipin nyo rin ang kung ano ang mga job description nyo. Ayan, ika nga, job description. Una pa lang, ano bang job description mo? Tatanungin kita, anong job description mo? Ayan. So, kailangan, alam mo na. Alam nga namang sasabihin mo, ang a-applyan mo is butcher. Diba? Butcher pala nga ang tinatrabaho mo. Tapos, ang description mo is butler. Hindi ganun. So, kailangan, butcher is and the butler, magkaiba yun. Okay? So, kaya make sure na alam nyo ang job description nyo sa ina-applyan nyo. Alright? And then, tip number 6. Ayan. So, tip number 6. Ano yan? Smile. Ayan. So, naman, syempre, di ba, nag-a-apply ka? No? Kahit na ganong kasungit ang nag-i-interview sa inyo, tandaan nyo yan. Sinusubukan lang kayo ng mga nag-i-interview. Ako rin, minsan, ganyan ako na sa pag nag-i-interview ako, anong ginagawa ko? Ganyan ako. Okay. Ganyan ako. So, hindi karaniwan talaga sa lahat ng nag-i-interview, hindi kami ngumingiti. Bakit? Unang-una, baka hindi nyo kami igalang. Kala nyo nakikipagbiruan kami sa inyo. Hindi ganun. Yun ang ano namin. Ang paniniwala namin mga nag-i-interview. Excuse me. Yun ang paniniwala namin. Kaya hindi kami basta-basta nakikipagharutan sa inyo, nakikipagkulitan sa inyo, nakikipaghehehe sa inyo. Hindi. Kasi gusto namin maging seryoso kayo sa bawat itatanong namin. That's the point. Kayong bilang aplikante, kailangan nyong smile. Siyempre, pag in-interview namin kayo, anong applyan mo? Wait, ma'am. Smile ka man lang. Yung... Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yun. So, siyempre, habang kinakausap namin kayo, makipag eye to eye contact kayo sa amin. Diba? So, siyempre, kapag kayo ini-interview, diba? Pag kayo ini-interview, at kung saan kayo nakatingin, ayan ang kausap mo. Saan ka nakatingin? Ayan ang nag-interview, nakatingin ka sa bubong or kung saan man. Nagtrabaho po kasi ako dati sa dun sa Jollibee. Jollibee po ako dati ng trabaho eh. Sa tingin mo ba magkaka-interes yung kausap mo? 'Di ba? So make sure na nakatingin ka sa kanya, eye to eye contact, ika nga wag kung saan-saan tumitingin, makipagtitigan ka hangga't maaari. Mapagtitigan ka na with smile. Hindi naman smile na to dong parang ang OA mo naman na parang nagsisipsip pa to sa akin. Hindi ganun. So, make sure na ang smile ay natural. Hindi smile na peke. Mahalata kasi namin yung peking smile eh. Halata namin ang peking smile. O, diba? Ang ating pong pang 7 tips. Ayan. So, last na. Ang dami ko nang sinabi. Actually, marami pa akong gustong sabihin sa inyo. But anyway, soon, magbibidyo ulit ako. Alright? So, ang ating 7 tips, ito po ang pray. Ayan. Ika nga. So, kailangan, hindi lang tayo magdadasal kasi may kailangan tayo, Lord, sana naman makapasa ako sa interview na to. Kasi naman, ganun. Hindi ganun. Ano ka, magdadasal pag may kailangan lang. Hindi ganun.
Diba? So, kailangan syempre magdadasal tayo. No? Magpe-pray tayo. Although, alam ko naman lahat kayo nagdadasal. Pero syempre, bago kayo magpa-interview, papasok kayo ng office, ni ma'am, ni sir, bago kayo pumasok, magdasal kayo. Napakabisang gamot ito or napakabisang paraan ito para makapasa kayo sa interview. Hindi yung tipong ang yabang. Kahit hindi ko naman din ako magdasal, kayang-kaya ko ng mga tanong. Kayang-kaya ko. Mahalang, pasa na akong pasa. Mapapasa, mapapasa. Kung hindi, hindi. Ganun lang yun. Hindi ganun. Diba? Pag sinabi nating pray, magdasal kayo ng bukal sa kalooban nyo. Hindi yung porkit sinabi ko lang na magdasal ka, ganun lang. Hindi, siyempre kailangan bukal sa kalooban nyo na magdadasal kayo bago kayo magpa-interview. At least, bigyan kayo ng lakas ng loob, talino, at paniniwalang kayang-kaya nyong sagutin ang lahat ng itatanong sa inyo na mag-i-interview sa inyo. Alright? So, sana po ay may natutunan kayo sa akin na kahit papano, ayan. So, actually, marami pa akong gustong sabihin eh. Kaya lang eh, medyo hahaba na tong aking vlog. But anyway, huwag kayong mag-alala. Everyday, magpo-post po akin ng video. So, kung kayo po ay may suggest sa akin, please comment below sa video na ito para at least i-check ko kung ano yung pwede ko pang ituro sa inyo or kahit anong gawin or kahit anong challenge, bahala po kayo. Anyway, so muli, ini-invite ko po sana kayong lahat na mag-like and follow po sa aking page. I-search nyo naman po ang Jen FB page and of course sa aking YouTube channel. Ayan, paki-subscribe and click the button. Ayan, click the notification button para at least maging updated kayo sa aking mga pinopost. Ayan. So, once again, so sana po may natutunan kayo kahit papano. Ayan. Kung bulol-bulol man, eh, pagpasensya nyo na. At least, natural lahat ng aking sinasabi at hindi po ito scripted at hindi ko po ito ginaya at ito po ay original lahat. Ayan. So, once again, thank you for watching. I love you all. Bye!